Hello mga friendship! Welcome back to my channel. It's me again, Jenny Apelo. So for today's video, isi-share ko sa inyo yung na-research ko about olive oil. So marami rin pala siyang benefits or naitutulong sa atin. So kung familiar kayo sa olive oil, ito siya. Ayan. Ayun. So if you're interested, just keep on watching. So yan mga friendship, isa-isahin natin yung benefits ng olive oil sa atin. So number one, acne. So may mga, kung may mga pimples ka, i-apply nyo lang siya all over your face every night. And then, konti lang, and then apply all over your face, then massage nyo siya. Kasi ang olive oil, meron siyang antioxidant na nakakatulong na magpa-heal ng acne. So i-massage nyo lang siya every night bago kayo matulog. So number two, earache o yung masakit, kapag masakit yung tenga nyo. So mag-apply lang kayo ng small drop sa inyong tenga. Kailangan yung warm olive oil, but siguro kumuha kayo sa cotton, and then ilagay nyo sa cotton, and then ipatak nyo siya sa inyong tenga. Then after nyo napatakan yung tenga nyo, cover nyo siya ng cotton ball yan sa gabi. Number 3, hair loss. Pwede rin siya kapag naglalagas yung buhok nyo. Actually, tinaray ko na rin siya eh. Bago kayo maligo, mag-apply lang kayo ng olive oil. Ilagay nyo lang siya sa scalp nyo. Siguro kahit konti lang, and then i-massage nyo lang siya sa scalp nyo para ma-relax yung hair follicle nyo, and then para mag-increase din yung blood circulation nyo. So, i-massage nyo lang siya bago kayo maligo. And then, after nyo i-massage siya, i-cover nyo na lang siya ng plastic. Or kung meron kayong cup na pwede nyo i-cover sa hair nyo. After 20 to 30 minutes, balawan nyo na siya, and then shampoo. Balawan nyo na siya ng maigi. Kasi medyo oil siya, so mahirap tanggalin siya kapag binalawan nyo lang siya. Kailangan nyo shampoohan yung buhok nyo, and then balawan nyo maigi. So number 4, stretch mark. So yun, alam ko lahat sa atin may mga stretch mark. Usually yung stretch mark kasi nagkakaroon tayo sa mga muscles, sa abdomen, sa chest. So ang gagawin nyo lang, ipapahid nyo lang siya, parang lotion, kasi nakakapagpalambot siya ng skin para ma-moisture siya, para ma-hydrate yung skin natin, and then malesen or mawala yung stretch mark. So gawin nyo lang siya every night. So every night siya para kailangan consistent siya para makatulong na makapagpalesen ng stretch mark. Next, burns. Kung napasok ka naman, ayun, pwede nyo siyang i-apply doon sa area na napasok ka, pero huwag yung after mo mapasok, agad-agad doon siyang papahiran nun. So hayaan mo muna siyang sumingaw, kumbaga sumingaw yung napaso na yon, and then after mga ilang minutes, saka nyo ilagay yung olive oil para ma-hydrate yung skin nyo. Next, kung may gallstone ka naman, nakakatulong din siya. Actually, tinaray ko na rin yun eh. Yung before kasi meron akong gallstone. So, ang ginawa ko, nito, isang kutsara, tapos sinaluan ko ng lemon. So, yun, nakakatulong siya na ma-flush or matunaw yung mga gallstone natin. So, siguro mas maganda siyang gawin sa umaga bago kayo kumain. Para, bago kayo kumain, siguro before, 30 minutes before kayo kumain, inamin nyo siya, ilagay nyo lang siya sa tablespoon, yung olive oil, and then patakan nyo ng lemon, and then inamin nyo. So, yun, nakakatulong siya na makapagpa-flush out ng mga gallstone o makapagtunaw ng gallstone sa inyo. Next, wrinkles. So yung wrinkles, yan, pwede rin siyang i-apply sa wrinkles nyo. Kung may mga wrinkles kayo sa forehead, around the eye. So yun, ilagay nyo lang din siya yung olive oil, and then massage nyo lang siya every night para mag-smooth yung skin, and then mag-hydrate yung skin. Mas maganda rin siya kung lagyan nyo rin siya ng lemon para mag-brighten and mag-firm yung skin natin.
So, nakakatulong din siya sa mga wrinkles. Last is, nakaka-increase din siya ng capsize. So, yun, mga friendship. Try nyo yun. So, yung mga friendship, try nyo. Ayun. So, kumuha lang kayo ng olive oil, then massage nyo lang siya upward. Every night din. To firm. So, sabi dito, sa aking na-research, na nakakapagpa-increase daw siya ng capsize in 3 weeks. So, try natin yan. So, ayun. Kasi, itong olive oil, meron siyang antioxidant and fatty acid. Ang sabi sa research ko, na meron siyang fatty acid that can reverse the damage caused by free radicals. So, yun lang. So, gawin daw, nakakapag-improve din siya ng skin tone, growth, shape, and texture. So, yun. I-massage siya lang siya upward. I-massage siya upward to increase the size and firm na rin. So, yun yung mga na-research ko about dito sa olive oil na to. Actually, matagal na to sa aking kitchen eh. Hindi ko pinapansin. So, nag-research ako about dito. Kung ano ba yung mga benefits o na pwede niya maitulong sa atin. So, ito naman available naman siya sa supermarket, sa groceries. I'm not sure lang kung magkano siya kasi medyo matagal na kasi siya. Kalimutan ko na kung magkano yung binili ko dito. So, ayan. Yung iba naman, hinahalo nila sa mga pagkain, sa salad, ganyan. So, marami rin siyang tulong sa atin. Ayan. Ito, actually, natry ko rin siyang kanina. Ay, actually, kahapon, tinaray ko na siya na i-massage siya, sa aking scalp. Kasi medyo naglalagas yung buhok ko. So, ayan. Tinaray ko na siya. So, ayan, malambot siya sa buhok. So, ayun, mga friendship, sana may natutunan kayo sa share ko today about olive oil, kung ano yung pwedeng itulong niya sa atin. So, ayun, so sana may natutunan kayo sa aking share today. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching.